Hello everyone, update ulit tayo. Ayan, so tuloy-tuloy ang ano natin ngayon, trabaho natin. So umaga, linis, tapos tanghali, pumasok hanggang alas 4:30. Pag-uwi ko guys ay nagpunta kami sa palengke para bumili ng ulam. Tapos pagbalik namin dito ng anak ko, ay nagluto ako ng adobo. Ipapakita ko sa inyo guys yung ano, yung adobo na niluluto ko. Wala tong mantika talaga. Manok siya pero di ako gumamit talaga ng mantika. So yung ginawa ko guys, papakita ko sa inyo yung manok. Ganito ako mag-adobo guys. Pakita ko ang. So ayan, ito ginawa ko guys. Ayan. So kung nakikita nyo guys, napapansin nyo, wala nang mga balat yung manok, diba? Kasi yung natatanggal ko talaga na ba, maliba na lang ito kasi hirap, nakadikit talaga. Ayan, so ito. Ayan guys, so ayan, mga laman na lang talaga yan. So tinanggal ko yung mga balat niya, pati yung mga taba niya, tinanggal ko. Tapos ang ginawa ko guys, ay ginisa ko siya. Hindi siya ginisa, tinanggalan ko siya ng mantika. Dito, ayan, ito yun. Ayan. So, nung lumabas na yung mga mantika dyan sa kaldiro, kasi lahat ng balat at taba, pinagsama ko, tapos hinintay ko na hanggang sa maano siya, ma-fried siya sa sarili niyang mantika. So, nung nagsilabasan na yung mantika, at ano na yung taba, ayan, saka ko ginisa yung pang sahog niya. Tapos, nung nagisa na yung mga sahog niya, saka ko nilalagay yung mga condiments. Yung mga panimpla, yung mga sibuyas, bawang. Nilalagyan ko rin pala yan ng luya guys, kasi para matanggal yung lansa. So, nung nagisa ko na siya, yung bawang, sibuyas at ano, at luya, saka ko nilagay yung manok. So, nung nilagay ko na yung manok, hinintay ko munang mag-absorb ng konti sa sabaw. Saka ko nilalagyan ng pamintang durog at laurel. So, ayan, laurel guys. Ayan. Ayan. Tapos, pamintang durog. Kunti lang yung paminta kasi manghang din eh. Ayaw ni Min manghang. Pagkatapos na nahahalo ko na siya, nagtimpla ako ng suka, tuyo, at seasonings, at saka kunting magic sarap. So, yun na siya, guys. Inahalo ko muna yun lahat-lahat bago ko siya nilalagay sa manok. Tapos, nung medyo na-absorb na siya, nilalagyan ko ng kunting tubig. Tapos, maya-maya, guys, ay magtimpla tayo ng cornstarch para medyo malapot siya. So, tatakpan muna natin siya, tapos magtimpla muna tayo ng cornstarch. So, takpan muna natin yan. Para medyo malapot siya. So, dito lang pala ako nagtitimpla, guys. So, dahil wala akong harina, yung cornstarch mayroon ako dito. So, kukuha lang tayo ng kunting cornstarch, kunting kutsara. Kunti lang kasi malapot naman yung cornstarch. Ayan. Ayan. Tika lang. Ayan, ito siya guys. Ayan. Kaya natin dito. Tapos, takpan muna natin to. Baka pasukin ng ipis. Tapos, lalagyan natin siya ng tubig. Tapwater lang kasi mineral naman yung tapwater. Yan. Pagkatapos ay haluin muna natin siya. Hanggang sa matunaw yung cornstarch sa ilalim. Kasi mahirap na siya matunaw pagka nandun na siya sa kaldiro kasi magbubuo-buo na siya pag mainit. So kailangan matunaw muna natin siya dito bago natin ilagay dun sa manok para maging malapot yung ating adobo. So, titingnan natin kung natutunaw na ba siya. So, ayan, wala na siyang buo.
So, ilalagay na natin siya sa ating adobo. Ayan. So, ilagay natin dahan-dahan. Gusto ko kasi sa adobo, guys, marami sabaw. Ito lang yung adobo na parang tinola. Kasi, guys, kapag ka naubos na yung laman, eh, mauulam pa rin yung sabaw. Kasi pag walang sabaw, maaksaya. Kasi walang kalasalasa yung ano, kanin. So, ayan. Mamaya, pag check natin ulit, ay maging malapot na yan. Yan. So, tatakpan natin siya ulit. So, habang naghihintay tayo sa ating nilulutong adobo, mag-usap-usap muna tayo ngayon, guys. Ayan. So, na talaga. Yung niluluto kong adobo, guys, ay pang halos 3 araw namin yun, 1 kilo. Actually, oo, 1 kilo yun. 10 buong manok. Tapos yun. So, tipid-tipid, matipid talaga ako kasi lalo na, syempre, nangungupahan ako. Tapos kami lang ng anak ko, ako lang yung naganap buhay. Syempre, kailangan kong magtipid. So ngayon, pag kumakain kami, tigi isang hiwa lang kami ni Winwin. Minsan, 2 hiwa kay Winwin. Isa lang yung sa akin. Tapos, sabaw lang yung marami sa akin. Kasi malasa naman yung sabaw. Titipid talaga ako kasi syempre yung mga bayarin. Bukod kasi sa upa, may ilaw, tubig pa. Tapos minsan, nabibigay pa ako sa mga anak ko sa una. Yung 2 ko, college na yun pareho. And syempre, magtatampo din naman pag hindi mo mabibigyan. Pag may extra talaga akong pera, guys, ipapadala ako sa kanila kahit minsan, kahit hindi sila magsasabi sa akin. Pero minsan din, pag nangihingi sila sa akin, tas walang-wala talaga ako. Wala din talaga ako may bibigay. Siyempre, kung wala, ano bang gagawin? Diba lang nga namang hold up ka na lang. Ayan, so, kaya ganun ako katipid sa ulam. So, yung pagluluto ko rin, pag umaga, nagsasayang ako, hanggang hapon na yan. Ayoko nang paulit-ulit magsasaing kasi maaksaya sa kuryente, sa rice cooker. Tapos yung ano, yung ulam naman, isang lutuan ko lang din kasi ayoko din paulit-ulit maaksaya sa gas. Parang maaksaya sa gas pag lagi kang nagluluto bawat kain. Kaya ginawa ko yan, minsan adobo, minsan paksiw kasi yung mga ulam na yan ay hindi nasisira. Mainitin ko siya pag tingin ko ay medyo matagal-tagal na yung oras na halimbawa hapunan namin ngayon bagong luto tapos kinamagahan o ulamin namin tanghali ulamin namin so bandang hapon iinitin ko na siya tapos kinabukasan ko meron pang matira iinitin ko na ulit siya so habang tumatagal naman na lagi mong iniinit ay sumasarap naman yung adobo at paksiw diba? So ngayon check na natin yung ating niluluto tingnan natin kung lumapot ba yung adobo natin. Ito na yung ating adobo, guys. Tingnan na natin kung ano nang kinalalabasan. Oh, lumapot na siya. Ayoko naman din sobrang lapot. So, kunting lapot lang siya. Eh, gusto ko kasi, guys, medyo talagang asin luto yung karne. Kaya, mamaya ko pa to ano. Mamaya ko pa to ihain kasi gusto ko talagang lutong-luto. Tapos, maano talaga yung lasa ng adobo, diba? So, medyo pahupain ko yung sabaw. Huwag kayo mag-alala sa daming sabaw. Pahupain ko yan ng konti. Ibaling medyo matagal-tagal sa pagluluto. Basta, maano siya. Maayos na kaluto at yung, ano, yung lasa, makukuha mo talaga. So, alupayin natin kasi nasa ilalim yung mga, ano, eh. Matakbo-takbo kasi yung ano ko guys, yung lutuan ko sa kaldero. Yan. So, pahupain muna natin yung sabaw kasi para medyo maganda naman tingnan. So, takpan natin siya ulit. Guys, ang ating final na adobong manok. At syempre, kakain na tayo. So, ito, kakain na kami. Yummy. Yan ang ating adobong manok. At mayroon tayong Ruya. So, kain na si Winnie.
So, kakain na tayo guys at magkaroon tayo ng royals. Kasi pangpatanggal sa umay. Minsan lang naman kami nagsusoft drinks guys. Kasi pag may pera lang. Pag may extra. Pagka walang extra, di kami nagsusoft drinks. Tipid na tipid kami. So, tubig-tubig lang. Yan kay Win-Win. Ito sa akin. Kasi mahirap din yung lagi nagsusoft drinks. Delikado din yun. So, ayan. So, kailangan kain muna tayo bago tayo uminom ng soft drinks. Kasi, kailangan may laman muna yung tiyan natin. Gusto mo na ba ako kumain, guys? Ang adobo. Mmm, sarap. Sarap ang ating adobo. Kain tayo, guys. Kain muna kami. Thank you for watching.